Yun. Thank you, subscriber. Alam mo naman yung goal ng channel. Yung gamo-gamong naging lawin. Ito na yun. Ito yung kinita ng channel para makabili ako nito. Hindi lang para sa akin, para din sa mga lahat ng mga manonood. Maraming salamat sa inyo. Ang goal ko nga ron sa channel, kung ano yung kinita ng channel, yun yung binibili ko ng mga gamit ko sa vlog. Thank you sa lahat ng mga subscriber din kay Sir Arman Miranda and kay Kim. Isa kang kung bakit ko pinasalamatan dito si Kim is ang sabi niya is doon na tayo sa 4-ply combo kasi pagka sa isang battery lang in 30 minutes baka mabitin pa. Lalo na sa mga beginner at magpalipad. Ayan guys, samahan niyo ako. Binili ko siya sa Altitude Digital. So guys, malapit na tayo sa Sparta. Ito na tayo. Kaya sa Altitude ako. Dito tayo sa loob ng compound ng Sparta. Punta na tayo sa Altitude. Ito yung pre na 64 gig na Extreme. Dito na magaganap yung unboxing din yung demo. Sir Jason, kayo magde-demo sa akin. Opo. Si sir na yung pagbubukasin ko nito para mas ma-demo sa akin ng maayos. Papaubaya ako na kay Sir Jason yung pag-unbox. Pwede naman sir, gusto mo? Di na. Mas marami bang kumukuha niya sir? Ganyan. Mas okay ito sir eh. Yung review niyo kasi convincing. Talaga, pang beginner, kumbaga. Yes sir. Pabuhat ha. Sige sir. Kasi ang kalaban ko is bigat. Kaya. Mas maganda siguro nasa katawan ko yan. Sensitive ba yung yung lens? Yung gimbal sir. Ang saring remote. Battery, hub, manual. Para propeller natin. Ito yung mga extra. Propeller tapos screw. Ito talagang may extra na joystick. Check natin yung battery kasi kailangan natin charge. Pero ito pwede na natin itest na may laman na yan. Parang ganun. Wala pa sir. Lahat yan sir naka-prism mode. So, kailangan siyang dampian ng electric para mabuhay ito. Mabilis ang demo lang yung gagawin ni sir. Sige, yun na. Special lang sir kung meron kayo yung tanong. Pero habang nag-ano tayo. Oo. Ayan. So, every time magpapalipad sir, i-remove nito lagi. Huwag na huwag po makakalimutan. Ayan, pop. Kasi, mabitigilan niyo yung rotation ng gimbal. Gawin natin yung battery para mag-charge. Gawin natin dito. Pag yung parang solo lang, diretso charge yan nasa unit. Tama ba? Opo. Pero mas ina-advisor since may hub kayo. Oo. Diyan na sa hub. Oh God. Alright. Pwede na yun. Yung dalawa? Yung dalawa sir. Kasi one at a time kasi yung pag-charge nito. Isang oras at kalahating oras. So once na mapuno niya po ito, lilipat siya dito. 4.5 hours. Yes sir. Oo, yung full charge. Okay. At least alam ko na. Thank you. Sige sir. Yeah. Ang freebies niya is yung t-shirt saka memory card. Sige sir, palagay na rin ng memory card. Okay. Bago tayo sir magpalipad or bago natin siya ibuhayin, i-download muna natin sir yung app. Walang pakialam dito si Google app. Ayos. Pero meron din, before kasi nandun siya sa Google app. Mm. So parang may pinasok kasi yung dalawang model na parang hindi pa siguro niya na ipapasok sa Google app. So, patayin niyo po sir yung office. So, agree? Sige po, agree niya lang sir yan. Set all natin yan. Allow. Po. Wow. Pwede niyo po sir pakilaksan yung volume. Okay, next po. Sa paglilipad kayo sir, better laging malakas. Kasi pagka... Yung audio? Opo. Kasi minsan hindi nyo mapapansin yung prompt na letter eh. At least dun sa salita, maririnig nyo na may sinabi siya ngayon. My voice and my text. Yeah. Join. Join po. Yan sir. Magpapasok ko ngayon sir ng email mo.
email. Yes po. So, better po, malakas ang volume, brightness, okay, para pagka mainit sa labas, makikita nyo kung ano yung display nyo. Yun yung maganda rito sa altitude, ano? May nagde-demo pag bumili ka. Opo. Wala pa akong ka-ID-ID, ah. Nagsimula ako, ano, bumili ako sa Lazada ng mini drone, yung pambahay, yung panloob. Ah, okay po. Pero, ang hirap nung sensor eh, magalaw. Yes sir, oh, yun yung problema pagka walang GPS yung ano. So ito ang gagawin natin sir, buhayin natin to. Okay. So tanggalin nyo lang natin yung sticker para hindi po siya sumabit sa pag-open. Okay. Isang press, isang long press. Napapansin nyo sir, gumagalaw po siya. Oo. Yan po yung mangyayari pagka naiwasan nyo po siyang hindi tanggalin yung takip, ganyan po yung mangyayari. Galaw ng galaw. Okay. Yan, isang tap, isang long press. Okay. So, paano po yung pagpatay niya? Oo. Ganun din po. Ito, papatayin ko sila. Ay, hindi. Sige, mag-agree muna tayo. Okay. So, papasok tayo ngayon dun sa activation ni DJI. So, means once lumabas to, hindi pa natin na-activate yung unit. So, active tayo sir. Isang beses lang natin gagawin. Opo. Okay. Agree. So, yan po. Tama sir, yun yung lumabas. Katigbok din. Oh, tama. Active ko na sir, ha? Okay. So, nagre-restart sir yung unit natin. Okay. Tapos, after po yun sir, napasok naman tayo din sa pag-update ng unit. So, yung gagawin natin sir ngayon, hindi na po gagawin sa susunod na araw yung pagpalipad na po. Okay, one time lang gagawin yan. Yes sir. Okay. So, ito naman sir yung sunod natin gagawin. Mag-update tayo ng firmware. Firmware, okay. Medyo province na lugar, ingat po tayo sir din sa mga uwak. Sa uwak? Agila. Opo, kasi yan, very territory. Dinadagit. Dinadagit po yan talaga. So, iwas na lang kayo doon. Isang technique naman pagdating sa uwak, kasi ang dagit ng uwak is pababa. Tataas ka lang, yun naman yung technique nila, sinasabi nila. So, sa lawing kasi sir, medyo... mahirap. Mahirap. Lumalaban talaga. Hahabulin ka talaga. So, better kung kaya mong takbuhan. Di paraan na mabilis. Oh. Patakas ka, okay. Oo, kung may tatakas, ano? Yung pala yung, ano? Yes, dami na rin kalaban. Yun lang naman sir, sa mga province, iingatan nyo lang. Kasi minsan, pagka medyo nakakonfident kayo, akala nyo, yung gulipan nyo, safe na. Kasi. Tapos naman sir, yung sa beaches natin, sa mga dagat, mga ilog, na may mga buhangin, very, ano po tayo dyan, sa unit, very sensitive yung ano natin. So kasi mapapansin mo mga open motors. Oo nga, no? So once na mashootan lang yan ng alakabok o kaya buhangin, medyo magrarap na yung ikot niyan. So medyo garal-gal na. So yun, magkakaroon ka na ng problema pagka ganyan. Hindi rin advisable yung umaambun or what? Yes sir, bawal. Basa. Unit natin. Medyo ingatan lang natin kung saan naman ano. Kasi yan, napapasukan din yan sir ng buhangin. So mapapansin mo yan sir, pag may lumabas na gimbal stock, check mo agad to. Kung medyo may sumasabit doon, possible may buhangin sa loob. Okay. So kasi mga cleaning natin pagdating sa mga ganyan, hindi po siya counted sa warranty natin. So hindi po bayad sa cleaning. Okay. May papadala lang natin yan sir sa service. So sila po, ang sinu-charge nila dyan sir is 1.5 sa cleaning po. Kasi hindi po talaga siya kasali. Paano malalaman no, ba't o? Eto sir, so makita mo 1 bar yan sir. Charge ka na po. Low ba tayo yung battery? Ayan. So again sir, isang long press. Yan. So, okay. Apo. Ang gagawin natin sir kung paano po yung mga ibang buttons nito. So, mapapansin mo to sir. Oo. So, eto sir, para yung camera is mag up and down. Up and down lang siya? Yes sir. Okay, good. Then, eto naman sir, is mapapansin mo white yung photo. So, magsiswitch ka ngayon sa video. Then, eto po. Video na yon. Video na po. Ay, hindi pwedeng kumuha ng screenshot ha? App. Isa lang, pili ka lang. Saan pumapasok yung ano? So, papasok siya sir, dun sa app. Okay. So, kayo po ngayon sir, kung tayo ay naka... Memory card.
Actually, sa memory card, meron din. Dalawa na po to. So, okay. Kung ang record mo, sir, is 4K, okay. Nakasave din dito yun. Mm. So, yung transition niya dito, sir, depende po kung kaya po ng phone niyo yung 4K. Ayun po. So, kung hindi naman kaya, bababaan po nung phone niyo po yun. Yung papasok lang, sir, yung, I think, mga 1080, yung gano'n, 70, gano'n. Yung sa memory card, yung... Yung mas mataas, depende dun sa settings niya. Mm. So, ito po yung record natin, gano'n na. 4K na ba yan? Ah, hindi po. Isiset niyo sa 4K. I think, ito, nasa 1080 to. So, dito niyo makikita yun. Mm. So, yan. Update ng firmware. Update? Ano yun? Pwede naman natin sa update. Gusto mo ba? Para sige. Hindi na po tayo magaan. Oh. Para lang ano, walang tayong maging problema. Wala nang lumabas dun sa harap. Good. Di ba pwedeng palipad niya sa loob? Hindi siya talaga sa rin na-advise. Unless marunong na talaga kayo sa'yo magpalipad. Kasi yung, kasi yung number one makawala sa inyo pag nasa loob kayo ng bahay is yung GPS na nagbabantay. True GPS? Yes. Possible, sir, kasi pag walang GPS yung control natin, para sa katulad ng mga binibili nyo na remote control. So medyo, pag nagpo-control kayo, medyo lumilihi siya ng onte. Iyon po yung nagiging sakit ng mga walang GPS. Sa kanya, sir, pag indoor, hirap tayo, sir, sa GPS. Actually, sa return to home mo, siya din. GPS? Apo. Kasi kailangan ma-update mo yung GPS niya bago ka lumayo, para pag nag-return to home ka, doon siya sa area bababa. Na hindi po 100% doon kung saan ka nagpalipad, doon din siya bababa. Yan sir, na-detect na ng unit na memory card mo. Okay. So, every time sir magpapalipad, bago po magpalipad, yung advice natin is checkin nyo po kung ano po yung nandito. So, yung kailangan natin i-check is no signal. So, doon tayo sir sa labas. Sa labas. Na, po, po. So, yung return to home mo is 100 meters. Mm. So, pinindot mo to sir, magre-return siya na kanyari, nasa 50 ka, tataas siya sa 100. Tatapat siya sa'yo, saka siya bababa. Okay. Yun po yung ano nung return to home. Standard. Apo. Okay. So, nakaset po yung altitude niya sir, ng max sa 120. So, ano sa 500, pwede niyo po iset. Kilometers niya po, 2 kilometers. Okay. Then, layo na nun ah. Opo. Ay, actually, 500. Pwede na. Tultok na eh. Yung battery. Okay. Battery 49%. Oh yes sir, mahangin. Ito ka lang ang hangin sir. Oh, nakakatakot di ba? Oo. Pero gagawin natin sir. Oo. Ready po, to timingan natin. Take off. Ayan oh. Pag narinig nyo po yun, ibig sabihin, hindi pa nag-update yung home point nyo. Okay. So wala pa tayong signal. Baba natin para mag-update po yung ano, laro-laroin lang po natin. Okay. Para po siyang magkaroon ng signal. Sa GPS yan. Apo. Kailangan natin makuha yung GPS bago. So nakita niyo yung ginawa ko sa binuhay ko, manual lang. Push lang pababa. Okay. Huwag po kayo bibitaw hanggat di po siya nagsasabi ng landing. Ah, isa-sense niya talaga yon mismo. Yes. Hindi siya mag-islam pa ba? Okay, good. So, yung ginawa ko sir kanina is manual. Oo. Gawin naman natin sir yung auto. Sige. Ito po. Long press hanggat mag-green. Bitaw. Mag-hover siya ng 3 feet. So, ngayon sir, ikaw na po yung magko-control sa kanya. Kung gusto mo pa siya itaas. Hmm. So, gagawin mo sir ngayon kung gusto mo mag-land ng auto. Ito red. Ito. Napansin mo sir, pababa. So, long press. Ayan na yun. Naka-mode tayo ng normal? Yes sir. Actually, lahat ng procedure ng pag-landing, kahit normal o hindi, ganun pa rin yung gagawin niya. So, pag nakita mong ganyan sir, ibig sabihin niya, ano siya nade-detect na parang hindi tama dun sa lalandingan niya. So, hanap mo siya ng position. Ka. Okay. Sa mag-landing. Ayun. Sige sir, gawin niyo po. Ano tayo? Yeah. Dito. Auto. Sige sir. Okay. Take off. Yes. The home point has been yun. Updated. Please check it out. Narinig niyo na yung home point has been updated. Ibig sabihin pwede na kayo lumayo. Tula kayo sa pataas. Wow, taas na. Ayan sir, try niyo po i-control yung tinuro ko sa inyo kanina.
Ito, so, iikot. Yan ang ikot. Then, naka 360 na siya. Then, bababa ako. Oh, baba po. Yan. Okay. Alam niyo na yung taas baba. Okay. Okay. Yung pag-abante niyo sa saka yung atras, ingat sinigong po tayo. Ayan. Oo nga. Baba tayo. Pwede naman po. Sige sir, itry mo ngayon yung landing. Yung auto landing ko. Landing. Yo. Ganun lang po siya sir. Kapag landing niyo sir, minsan itapat niyo lang din sir sa ano, walang lubak kasi minsan. Okay. Napansin niyo to sir. Compass calibration record, pindutin niyo po. Sige, wait. Ano ibig sabihin? Na-detect ng drone natin sir na kailangan niyo ilalagay ng bakal na kailangan niyo i-update, i-calibrate. So pindutin niyo. Calibrate. Apa. Okay, sabi niya is ganito. Ikot daw. Ikot. Ayan, oh, eto pa. Tapos yung susunod is ganito daw po. Okay. Okay na po? Okay na. Kanina ginawa natin auto. Oo. Manual, oh, auto diba? So manual tayo, D. B. Okay, ikot. Tapos tulak ka. Check it on the map. Ganun lang sir kasi. Alam mo lang. Okay. Pero sir, ang maraming nagkakamali dyan, na overconfident sila, masigilan na. Ingat lang kayo lagi sir. Atras, abante nyo. Titignan nyo lagi sir. Yung babanda. Sige, salamat. This is it, pansit. Okay, pull down lang. Alright. Sasabi ng landing. Okay, kita po. Ako na lang, pag-aralan ko na lang yung camera. Isang press, then... Isang long press. Sobrang excited magpalipad dito sa lugar namin is bawal. Sakop siya nung international airport yung sa range na bawal. Kailangan ko pang pumunta ng C6 dun sa mga nababasa ko yung comment yun na hindi kayo nag-skip na, at maraming salamat. Nakuha agad natin tong hindi naman agad-agad. Hindi naman ako parati sa nagmamadali bago ko makuha ito is umili muna ako nung dito ako nag-practice. Eto. Malayong malayo sa command, laking tulong. Kahit ilang beses na sumemplang or what, okay pa siya. Until now, nagagamit pa rin natin. Kahit mga wala pang 5 minutes, lolobot na siya. Pero yung mapalipad mo lang siya at mapababa, masaya na tayo ron. Pero nung nagamit natin tong Mavic Mini 2, laki ng difference. Until now, pinag-aaralan ko pa rin. More practice. Then, ako naman is, kada lipad naman ito is learnings yun eh. Then, makikita mo yung angulo. Nood-nood din tayo doon sa mga expert na magagaling magpalipad ng drone. Marami akong gustong gawin pero dito, nagiging limited kasi area natin, lalayo pa tayo para lang makapagpalipad ng drone. Makikita niyo yung paglipad. Unang lipad, hindi ganun ka stable, medyo dragging, yung panning ng camera, yung moving ng drone. Yung first flight, down siya mi, bigo. Ang akala ko nung una is pag pumunta ako nung sa may akasya, sa may dulo, pwede na magpalipad. Hindi eh. Bawal pa rin dun sa lugar. Sakop siya nung blue zone nung airport. Other day, napupunta ako ng C6. Tinignan ko rin sa mapa kung saan yung pre. Nakapagpalipad tayo. Pero hapon na yun, paggabi. Bawal pa lang magpalipad ng drone sa gabi. Hindi ko alam yun. Experience with langay-langayan. Kinabahan ako bigla. Parang pinagagamit ko nga kila Jerome or what, sabi ko madali lang, ayaw rin nila medyo sila. Nung una, ganun din ako eh. Kahit nung kay Jojo, yung pinahiram sa akin, pinahawakan niya sa akin yung DJI na Spark. Yung worry ko na baka makasira ako, di baling yung gamit ko yung masira ako yung gumamit. Para nga iwas sa disgrasya ko, nag-practice lang muna ako dito sa Gamugamo. Pero aliw to. Mangtik na makabasag ng appliances, monitor, pero experience. Daming kababaligtad, hampas, hanggang ngayon buhay pa rin siya. Nagustuhan ko sa Altitude Digital, yung may magde-demo mismo sa'yo nung unit. Isa yun sa nagustuhan ko na may nagturo sa akin bago ko gamitin. Thank you very much din nga pala kay Jason ng Altitude Digital. Napaka-swabe mong mag-demo. Kaya pinabaya ako na sa'yo yung unboxing. Kaya dun sa mga expert, comment lang kayo o may tutulong kayo sa akin. Willing matuto. Sa cycling, ganun din ako eh. At nang natutunan ko sa cycling, narinig ko lang din.
may nagsabi sa akin. Pero itong kapalipad ng drone is combination pa rin ng biking and nature kung paano mo ma-appreciate yung lugar sa mga susunod na lipad. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung excited ko na gusto kong lipad na lipad. Pero hindi eh. Di-disappoint sa video pero mapag-aaralan natin. Maraming salamat sa inyo. And dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe kayo sa channel ko, Jay Katigbak. Click nyo na lang yung bell button para updated kayo sa mga bago nating i-upload. Huwag nyo na lang yung susunod na lipad ni Gamugamo. And guys, maraming salamat. See you around.